natin ang positive vibes. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please like the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na videos. In today's video po, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay yung mga bagay na pampaswerte. Kasi alam ko naman sa katulad natin mga Pilipino, ang hilig natin sa mga bagay na ano ba yung pampaswerte, diba? Kaya naisip ko po na gumawa ng video yung total mahilig po ako sa crystals at gusto ko din po i-share sa inyo na kung effective po sa akin, why not? Baka pwede din pong effective din po sa inyo. Ayun, and then way back, mahilig po talaga ako sa crystals since I was a child. Naalala ko pa po noon na tuwing naglalangoy kami sa ilog, ang hilig ko pong mamulot ng mga stone tsaka i-collect sila. Tapos, ang ginagawa ko po dati, ang hilig ko din po sa mga isda, ang ginagawa ko, alam niyo po yung mayonnaise na galing ibang bansa. Yung malaking bottle ng mayonnaise, nilalagyan ko po yun ng tubig. Then, I will put some of the stone there. Ayun po, natutuwa lang po ako. Then, yung palang hilig natin since we were child, pwede po ba pala talaga nating madala hanggang pagtanda? Kaya ngayon, gusto ko i-share yung mga crystals na which one of my habits na mangulat sa mga crystals kasi nga ito yung parang nagre-resonate sa personality ko, yung bagay na hilig ko talaga. And let's start. At katatapos din lang po ng Chinese New Year. Kaya itong video na to gusto kong i-share yung mga crystals na tumutulong para sa ating birthday, diba? Kasi iba-iba naman talaga tayo ng definition ng swerte. In my opinion po, in my perspective, swerte ako kasi healthy ako. That's it. Not necessary na hinihiling ko pera or something na more on material things. But my priority is my health. Kasi I think health is wealth. That's my opinion. Ewan ko lang sa iba. Siguro yung iba, mas gusto nila yung pera. Kaya ngayon, I will give you some of the crystals that help us para ma-attract natin ang wealth and abundance sa ating buhay. Ayan. Mag-start tayo sa one of the favorite ng mga tao sa mga crystal collectors. Ito po ay ang tiyan. Yan. Diba ang ganda? This is a Congo citrine. Congo citrine kasi galing po siya sa Africa. That's the origin ng citrine na to. Ayan, meron po siyang iba-iba. Ito po ay cluster. Cluster kasi meron siyang magkakasama siya within formation like this. And meron po mga terminated like this. This is tower citrine. Yan po. Yan. Ang citrine po ay kadalasan ay yellow. Yellow ang color niya. Yan. Tapos ito baked. Makikita niyo po ang difference ng color nila kasi ito po ay sobrang talagang yellow na yellowish. Kasi kadalasan po, ito po ay amethyst. Kasi mas available ang amethyst. Ang ginagawa nila, hit-treated nila yung amethyst. Then magiging color yellow siya. Sabi ng ibang psychic, same qualities din naman siya nung citrine na natural like this. Then, meron din po tayong tumbled stone here. Yan. Sila po yung pinagsama-sama ko na yung mga ano po. Sa isang lalagyan like this. Ganyan po ang eksena niya. Ibigyan ko po kayo ng tips. Kumbaga pagsama-samahin natin silang lahat. Diba? Kumbaga, better than one, kailangan natin magsama-sama like that. Ayun po. Meron din siyang tumbled like tumbled stone like this here. These are the two. Syempre yung mas mahal ay yung mga malalaki ito, maliliit, mas affordable. Kaya lang mag-aware po tayo kasi marami po. Kadalasan po mga glass lang sila o gawa lang ng tao. Na they taking na ito sa screen pa. Ayun po. Ano nga ba ang screen?
called a merchant stone. Kasi kaya kadalasan yung may mga negosyo, ito yung ginagamit nila, inilagay nila sa table nila, sa kanilang mga negosyo. At ang sinigalang sa good word na from French na lemon. Diba? Lemon ang pangalan ng lemon. Ayan. Kadalasan nga siya ay gulay yellow. But it's natural. Kaya medyo smoke siya. Pero it's the same as the same quality. Yellow for yellow. And if this is so for good luck, yun. Di ba ang kulay yellow na bibigay sa atin ng positive vibe? They will give positive energy and pure vibe. At ito nga po yung stone na kahit hindi natin siya i-recharge or i-pure vibe kasi it's quality. Ito po ang green. Tapos, ang maganda po sa kanya, maganda din po siya sa may mga sakit sa urinary tract infection like that, thyroid and constipation sa mga constipated, ayan, itabi nyo ang screen, lagi nyo itabi. Then, it draws negative energy, yun ang maganda sa kanya. Kadalasan kasi, kadalasan tayo, di ba, marami tayong nakakasalamuhang tao, minsan yung iba, marami silang negative thoughts, minsan pwedeng maapektuhan tayo, kaya kailangan natin na, this is one of a protective stone, like that. And this is stone for positivity. Kaya dito mga depressed, emotional like that. Magandang stone siya. Yun po, para sa mga yung depressed and like that. Then, remove anger, irrational thinking. Kumbaga kayong mga laging galit dyan, di ba? Bigyan natin, reguluhan natin sila. Kasi nga, ang titlam nyo po ba na kapag ang crystal is niregalo mo eh, mas worth it. Sabi mo. Yun lang. And thank you. Ayan, yung pangalo po nating stone ay ang clear quartz. This is a clear quartz. Marami po siyang clear quartz kasi nga clear. Tapos marami pa po siyang ito terminated stone. Then, here is the moyer quartz. Ayan, ang tawag po dun sa mga parang wind dyan eh. Record keepers. This is a record keeper. Para po siyang, kumbaga sa spiritual world eh, siya ay nagpo-possess ng ano, para siyang memory card like that. Then, this is one of my clear quartz pa din, Herkimer Diamond. This is a very good stone to amplify the energy. Yan, ano nga ba ang clear quartz? Ang clear quartz po ay a very versatile stone kasi nga po siya ay called manifestation stone. This is great manifestation stone. Kumbaga, pwede mo siyang here, number 2 is Toda. This is clear quartz. Tapos marami pa po siyang or pwede po siyang form of venom like this. This is called Pneumonian quartz. Meron po siyang parang spirit. It's a natural form po na they are called record keepers. And this one is also a clear quartz. It's called Herkimer Diamond. Kukuha po siya. Meron lang po siyang kind of clear quartz na nakukuha sa New York. Ayan. Ano nga ba ang clear quartz? It's a great manifestation stone. Pwede po natin siyang i-program. Yung tawag nila, i-program. Kumbaga kung may gusto kang hilingin, diba? Sinasabi nga nila, yung ating mga iniisip ay very powerful. Kaya diba, kailangan natin malaging positive mind. At ang clear quartz po ay amplifiers. Kadalasan po sila ay makikita sa mga relo, mga TV, radio. Kasi nag-amplify po sila ng energy. Kaya kadalasan po ang mga clear quartz ay pwede nating ilagay sa isang grid like this. Yung pinakita ko po earlier. Nasa gitna po namin siya. Kasi yung po mga energy around na naka-around sa mga stone,
pwede niyang i-double or amplify. Kumbaga, powerful. Super sign like that. Kumbaga, pwede niyang mas palakasin yung person like that. At siya ay maganda din po, lalo na sa may mga maraming iniisip. Ayan, lagi nag-iisip ng puro stress like that. Pwede po siyang mag-help para may mental clarity. At kung gusto po natin ma-enhance ang ating psychic ability like that, pwede po natin siyang gamitin through meditation. Yun po. That's it. That's our clear part, the amplifier. Thank you. Ayan, guys, ito ang number 2 natin po. Ano to? This is pyrite. Diba? Para siyang gold. That's why it's called a fool's gold. Kasi nakakapeke, diba? Ayan. Ito naman, cluster siya with black tourmaline and clear quartz. Ayan. Maganda siya kasi na ito. Ito maganda kasi combination siya yung cluster siya. Then this is rose stone ko. Fire, diba? Nakinang. That's why it's called gold gold. Kasi na, diba? Mukha siyang ginto, mapipig. Kasi before daw, yung mga miners, minsan napipig na akala nila ginto. Yung pala, because of iron sulfide content, kaya natin siyang kulay gold. This is great for attracting wealth again. It's stone also for protection. Kasi nga, may reflective ability siya. So, pwede niya i-deflect yung mga illusion sa atin, yung mga, di ba, kadalasan may mga nangingingit like that, mga marite. Ayan, pwede natin siyang gamitin para i-protect ourselves from negativity. Then, this is also a good luck stone. That's it. At mas maganda siyang ilagay ko na rin ako work ka, your working day. Lagay mo siya sa desk. Para maklear yung mga negative energy around us. To deflect the negative energy, yan. Yan po, yan ang pyrite. That's it, guys!